mga batang manunood. Kapag food ang love language mo, gagawin mo talaga lahat para maibigay sa loved ones mo ang kanilang paboritong pagkain. Kaya naman, pag magbo-birthday ang ating mga chikiting, all out tayo sa paghanda. Dito sa episode ng Lutong Daza, magbabahagi kami ng ilang recipes para sa mga time-tested children's party food. Gawin niyo ito sa susunod na birthday ni Junior. Welcome sa isa pang episode ng Lutong Daza! Ano ngayon ang lulutuin natin, Sandy? Alam mo, itong recipes na bibigay natin dito, pang ano to eh, pang children's parties. Children's so, parties. So, lahat ng mga dishes dito, pagka sinundan mo, pwede ka magbigay ng party. Ayun! So, mag-i-enjoy ka dito. At saka ito, hindi lang ang mga bata mag-i-enjoy dito, pati yung mga magulang nila. At saka hindi lang yung mga chikiting mag-i-enjoy, like you said nga. Mm. Yung mga adults, di ba, minsan may mga theme parties, mga matatanda, pero ang kanilang theme, children's party. Yes, so diba? Yung mga isip bata, di ba? Bata man o young at heart, aminin nyo, may excitement tayong nararamdaman tuwing nakakakita tayo ng children's spaghetti. Sabayan mo pa ng Pinoy version ng isang ultimate party food, ang nachos. Naku! Eto, masayang gawin sa kusina kasama ang inyong birthday celebrant, ang cute na mini pizzas. At syempre, hindi pwede mag-party na walang cake. Maganda kayo para sa ating no-bake mango cheesecake float mamaya. Kaya dahil children's party ang theme natin ngayong araw, inimbitahan natin, may special guest tayo. Oh. Ang cute-cute niya, chikiting na chikiting. Oh. Diba? Kita-kita talaga sa mukha niya. Nung napanood ko yung scene niya, umiyak ako. Oh. Ang ganda, napaka-simple, napakaganda ng movie. Correct. Walang iba. Alam na nila siguro kung sino tinutukoy natin. Walang iba kung hindi si Empoy! Yeah, dati na mo, diba? Chikiting na chikiting ang dating ni Empoy. Hello, Sandy. Hello, Fat. Fat. Sorry. Better at Liffy, ah. Fat. Okay. Sige. Ikaw magluluto nito, Empoy. Happy birthday. At tinuwi yung decor namin, no? Talaga hinandaan namin. Happy birthday. May mga maraming salamat po. Kahit na malayo po yung birthday ko, maraming salamat po sa inyo. Ay, bale. May tatanong ako sa'yo. Ano po? Nagluluto ka ba? Yes, opo. Oh, ayos na ito. Yes, specialty ko to. Ang alin? Yung pagluluto ng itlog sa umaga. Okay, umpisa na natin. Spaghetti, sige. Spaghetti. More precisely, children's party spaghetti ang lulutuin natin. Kaya ihanda nyo na po ang inyong pasta noodles, cooking oil, bawang, sibuyas, pinaghalong giniling na baka at baboy, beef cubes, tomato sauce, tubig, Worcestershire sauce, liquid seasoning, at ang mga pinaka-Pinoy na sangkap sa listahang ito. Asukal, hotdog, at syempre, limpak-limpak na keso. Ihanda na rin ang inyong cooking equipment. Ano po to? Pangamot ang... Pwede din yan, no? Mantika okay, muna. Mantika muna. Sige, mag-isa ka muna ng bawang. Okay. Lagay mo lahat ng bawang. Bawang muna. Bawang. Marunong ka naman mag-isa. Oo naman po. Kanina umaga na, natalsikan ako. Yan. Sige. Ubusin mo lahat. Lahat, lahat ay nakasukat na lahat yan eh. Yan. Yan. Okay. Hindi mo kailangan naman, ano. Sibuya. Pwede kang lumapit, hindi ka tatalsikan. Oh, yeah. Tama naman, di ba? Kaya mo naman pala, Sandy. Hindi, ako na... Ito, lagyan natin. Wait nga, ako na po. Di ba ako guest po? Sige. Ako na titira nito. Kaya ko yan. Okay, ayan. So ito, ground beef at saka ground pork. Yeah, combination. Pinaghalo na namin. Okay. Ground beef. Tsaka ground pork. Tinatanggal lang natin yung kulay pink. So parang half-cook pa rin yung tawag dyan eh, di ba? No? Hindi pa masyadong luto. At saka yung mga buo-buo, kailangan durugin mo. Durugin mo. Marunong. Masawag niya, Empoy, marunong siya. Yan, tingnan mo yung kulay, Sandy. Look at the color, okay. Yan ba yung kulay na hinahanap natin? Yeah. Basta wala na yung pinkish color. Ngayon, beef cubes, pakilagyan. Beef cubes. Nung bata ka ba, Empoy, anong favorite mo pag nagbo-birthday ka? Anong inaabangan mong pagkain? Actually, nung bata ako, ang pagkain na pinapakain sa akin bukod sa is
Bukod sa ano? Yung sa sinaing po yung sumusubo. Yung tubig na galing sa sakin. Ikaw naman, no? Yung po yung nakakatalino at saka nakakapagpatangkad. At saka yun eh, yun ang dahilan kung bakit mataas yung talong ko sa basketball. Parang hindi nag-work, ano? Hindi nag-work. Walang nutrition yun eh. Oo. Hindi, pero seriously, anong paborito mo pag nagbo-birthday ka? Anong inabangan mong pagkain? Birthday cake, ice cream, spaghetti? Mga pangarap ko yun nung bata ako. Pero yung dati po, talaga, goto. Goto? Goto talaga nung bata talaga ako. Ang tawag namin doon is pagoto. Nung bata ako, kasi yun lagi ni uwi ng tatay ko sa amin. Nanonood sila ngayon. So, daddy mentang. Okay. Tomato sauce, lagay natin. Tomato sauce, ito po. Alam mo itong tomato sauce, pwede kang gumamit ng spaghetti sauce. Pero from scratch, pwede kang gumamit ng tomato sauce. Okay. Tomato sauce. Okay, ngayon, lalagyan natin ang Worcestershire sauce. Worcestershire sauce. Ano po tatawag dyan? Worcestershire. Pakibagit, Worcestershire. Worcestershire sauce? Worcestershire. Ano ba kung sa paninig ko yun, ha? Worcestershire sauce. Yes. Ano to? Liquid seasoning. Uy, yeah. Liquid seasoning. Yan yung, kumbaga, hindi na tayo nag-aasit. Dapat pala yung record ko to, para, hindi, mapapanood ko naman to. Mapapanood mo to. Para magaya ko to pagka, kunyari. Para nag-birthday ka. Diba? Oo, para at least may spaghetti. Kapampahaba ng buhay, di ba sabi nila, spaghetti. Kailangan may noodles. Oh, but may betchin. Hindi, betchin. Asukal yan. Hindi, parang betchin kasi. Pati ako natakot. Pinabahan ako sa'yo. Ang saya pag komedyante kasama mo sa kusina. Kahit pang party kadami ang kailangan mong lutuin, kayang-kaya basta good vibes ang samahan. Lagyan natin ng konting cheese sauce. Galing naman talaga. Parang expert ka naman mag-mix eh. Kung mapapansin mo, iba-iba kulay niya dahil hindi pa natutunaw yung keso. Pagka-balance na yung kulay niya, ayos na yan. Maganda na yung kulay. Ito yung hotdog natin. Naku, yan ang mga inabangan ng mga bata. Lagunan sa hotdog. Tapos, naman. Tubig. Ano po ba ito? Poso o ano? Gawad? Mas kinagaling yan sa ano? Alkaline. Ngayon, ito medyo malabda yung tubig. Pakukuluan muna natin para mag-shrink siya, mag-reduce, mas maganda lasa niya. Mga ilang minutes? Siguro mga 10. 10 minutes, oo. Diba? So papakuluan, tapos tatakpan natin. Hindi, huwag mo tatakpan. Kasi gusto mo mag-evaporate yung liquid . Para mas maging... Kasi pagka nag-concentrate yung lasa, mas nagiging mas... Malasa. Mas malasa. Saka natin ilalagay yung noodles. Tapos na. Oh, okay. So, hintayin na lang natin na kumulo. Yes. Okay. Okay, teka muna. Matanong ko sa'yo. Sige po. Saan ka sa Japan nung sinuot na yung movie na yun? Hokkaido, di ba? Hokkaido po. Ayan, sa Sapporo. Ayan, dyan po kami sa Japan. Nag-enjoy ka? Malamig ba nung time? Yes po, sobrang lamig. Nandun kami nila, ano, ni Alessandra, nila Direk Sigrid. Ilang araw kayo doon? 2 days, umuwi na kami. Ang bilis ng sine. Ano po, 20 days. 20 days? 15 days yung shoot namin, sunod-sunod. Araw-araw. Tapos yung 5 days. Paingat-ikot. Ocular sample. Ocular. Pero yung mga sandwich doon, natikman mo, yung egg sandwich, egg salad sandwich. Lahat, opo. Lahat. Pag madaling araw kasi, bumibili ko noon, at saka yung yogurt, dinadala ko si Alex habang minimakeupan siya. Ang sweet nyo naman. Hindi kayo nakadevelopan doon? Mabuntik na. Pero inano namin siya isa't isa kasi... Pinigil nyo ah! Sabi namin, mas kailangan natin itong movie na ito. Huwag nating panaigin yung ating mga puso. Okay lang ba, Alex? So, itong noodles naman, nakaset na yan. Dalawang pwede mong gawin eh. Pwede mong ihalo yung noodles na luto, of course. Alam mo, titignan mo, pinaka-importante is package directions eh. May mga iba 3 minutes, may iba 5 minutes, may iba 9 minutes. So, importante, magpakulo ka ng tubig, lang mo ng konting asin. Pag kumulo siya, ibagsak mo yung noodles, mag-start, magbilang ka na. Pag sinabi 9 minutes, yun ang time na magbibilang ka. Tapos ang unang halo mo, kailangan tuloy-tuloy mo. Minsan nagdidikit yung noodles pag hindi magdikit. Advisable ba, Sands, lagyan ng konting mantika para daw hindi magdikit-dikit? Hindi, alam mo, nagiging problema naman sa pagkaintindi ko. Pag nilagyan mo ng mantika yung noodles, nagiging slippery, hindi ko makapit yung sauce. Slippery? Slippery when wet. Sapatos. Chinela!
Sinelas, oo nga. Hindi ba yung ginagawa sa patos yan? Pero yung ano, yung spaghetti noodles, di ba ang hinahabol natin dyan, al dente. Baka pwede mo ikwento sa mga tao. Hindi, pero alam mo, yung al dente kasi medyo chewy ng konti. Yung sa mga social eh. Pero mga children's party, yung overcooked. Ah, gusto nila. Hindi overcooked, di ba? Kasi yung laki ng ganito. Yeah. Di ba? Kailangan, hindi yung hindi nila type yung mga al dente pag mga bata. Kailangan gusto. So, depende sa mga anak ninyo. Basta luto. Ngayon ko yung mga carbonara, mga vongole, mga ganyan, okay yung al dente. Pero ito, pwede pa. Spaghetti. Yan. Papanyugini. Okay, alam mo, gawin natin. Poil, lagay mo na ng, lagay mo yung sauce sa ibaba. Ah, sige. Okay po, sige po. Okay. Kung extra sarap ang luto namin sa children's spaghetti na ito, sigurado akong dahil ito sa walang tigil na tawanan namin nila Empoy. Oh, Sandy, ang ganda, no? Di ba? Tingin mo. Luto mo yan? Ay, nako. For sure. Ba't kamukha ko? Paano mo naging kamukha? I mean, ang pogi ng pagkakahanda. Pero, alam mo, hindi natin titikman ito ngayon. Kasi magluluto pa tayo ng iba. Sabay-sabay natin titikman. Oh, kasi party, eh, diba? So, kailangan nakalatag lahat ng pagkain. Alright. Huwag po kayo alis at babalik pa po ang Lutong Daza. Bahagi na ng buhay nating mga Pilipino ang sardinas. Hindi lamang ito nakapagbibigay ng maraming trabaho sa ating mga kababayan, kundi malaking tulong rin sa food supply at gross national product ng bansa. However, because of the combined disruption caused by the global pandemic and rising fuel prices, the industry is suffering at the moment. What can the government do to help the fishing and sardines industries recover from these? We'll find out with our guest, Mr. Francisco Buencamino, the Executive Director of Tuna Canners Association of the Philippines and Canned Sardines Association of the Philippines. I think government, agriculture, cooperatives, and other institutions of government that can do this for the small people. If AMAS can put up buying centers, yung lahat ng raw mat pwede doon because they can connect to the big people. You create livelihood, This is the way to do it. All these in this episode of Open for Business. Open for Business with Cesar Vallejos, every Sunday, 9 p.m. Buong pamilya, pati ang barkada. Bagong gag show dito sa Net 25. Walang iba kundi ang Visa TV. Ang panig ng mundo, ihanda na ang shopping list nyo dahil narito na ang online shopping show kung saan ang hanap nyo, meron dito. Narito na ang Shopping All the Way with Jojo A. Eat na hit? We have it! May sayawan, tawanan, pati na iyakan. Pati pets nyo, mag-i-enjoy dito. But wait, there's more! Dahil pati celebrity sellers, makikipag-online selling din. At hindi lang yan, dahil may chance kayong makabili ng collectible items mula sa inyong mga paboritong artista. Kaya what are you waiting for? Add to cart na! Shopping All the Way with Jojo A. Opening soon sa Net25. Oh, Sandy, nagpabalik tayo. Kasama natin ang ating special guest. Kasi birthday ni Empoy. So, itong second dish na gagawin natin, nachos. Pinoy nacho. Guapito raw ako. Mapapakanta ka talaga kapag may nacho sa iyong party. Kaya ihanda na ang inyong nacho chips, cooking oil, bawang at sibuyas, ground pork cube, liquid seasoning,
tomato sauce, asukal, tubig, grated cheese, all-purpose cream, at ang inyong paboritong toppings. Emps, okay. Hindi naman na ibuhos mo yan. Siguro mga... Mantika. Kalati lang. Okay. Konti pa. Konti pa. Alright. Okay, mag-isa tayo muna ng bawang. 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 Okay. 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 Tapos, sibuyas. Sibuyas. Doesn't matter, no, Sans, kung pulang sibuyas o puting sibuyas. Yeah. Pagka ganito, yung may sauce, it doesn't really matter. Pero pagka, let's say, pang ano lang, yung kakainin mo ng diretso, mas matapang ang ano eh, red ang sibuyas. Ang pula. Eh. So, dapat, kaya yan. Lagyan natin ito pala next. Itong giniling natin. Giniling na baboy. Na-practice mo na naman ito, di ba? Opo, kanina. Oo, kanina. Ayun, no? Ayun. Ground pork. Yeah. Ground pork and beef. Okay. Pero ito ground pork lang. Ground pork lang yan. Ground pork lang ito. Dami niyong ganito ha. Oo. Ground pork ha. Dami namin yan. Tapos ito, pork cube. Pork cube. Pork cube. Yeah. Mm-hmm. But isa lang. Isa lang kasi diba malasa. Diba pork? Ang malasa. Pork? Pangit. Ang layo mo, lumapit ka. Ano, dito pa ganun. Ayan. So saan, anong hihintay nating kulay? Mamuti-muti? Hindi, brown. Brown? Ah, talagang cook through na? Magugulat ka kung naging puti na. Oo nga eh. Brown eh kasi na nakikita ko na magiging puti-puti eh. Hindi, brown ang hinahanap natin. Brown ang hinahanap natin. Sarap nito. Sarap nito. Eh, pero ito, hindi mo ilalagay yung ibang ingredients habang hindi pa siya nag-turn brown. Ah, so kailangan mo lutuin talaga yung giniling muna. Yes, importante yan eh. Do you suggest na ginagawa ni Empoy na tinutuldok-duldok niya? Yeah, kasi okay tinatanggal mo yung lumps eh. Ah. Kailangan durog yan eh. Oh, gusto mo yung ganon? Of course. Mm. Kasi kung buo-buo, pangit, diba? Oh. Eventually, dapat ma-firm, diba, yung pinaka-suggestion niya? Oh. Okay. Ma-firm yung suggestion. Bagong term yun ah. Sige, Empoy, i-firm mo yung giniling hanggang maging brown. Parang napapansin ko po, parang ano, nagkakaroon ng sabaw. Tubig. Tanggalin ba natin? Kasi yung mantika nung ano eh. Nung baboy. Baboy lumalabas yan. Do you suggest tanggalin natin? No, iwanan. Mayroon mo pang palasa yan eh. Yung isa mga ibang cuisine, naglalagay ng taba ng baboy pang palasa. Kasi ako minsan, kung gusto mo, tanggalin mo. Tinatanggal ko ng konti kasi parang masyadong nagiging oily at saka masabaw na nagiging malabnaw. Pero ito kasi, lalagyan natin ng tubig at saka tomato sauce, titimplahan natin yan. Tapos yan natin mag-evaporate siya hanggang maging dry. Tapos yan itatopping natin. Okay. So, yan, natingin mo, pwede na ba yan? Pwede na. Okay. O konti pa. Pwede na yan? Sige, konti pa. Konti pa. Lagyan na natin yung tubig. Tubig. Okay. Tubig. Lagyan natin yung tomato sauce natin. Yun, no? Mm-hmm. Yan na. Tomato sauce. Mm-hmm. Any tomato sauce, hindi naman kailangan yung flavored. No. Dapat yung original. Kasi may timpla tayo eh. Mm-hmm. Tapos lalagay natin tong seasoning liquid. Liquid seasoning. Yan. Lalagyan natin ng asukal. Yung dry, 1/4 cup ng asukal. Asukal. Halo-halo lang yan. Halo-halo? Halo-halo mo, Empoy? Now, pag nakita mo siya, di ba parang basang-basa, no? Yes. Ito, isi-simmer mo siya siguro mga 10-15 minutes hanggang talagang yan, wala kang naririnig mo kung kumulo sa yung kulo, ibang tunog eh. Mm. Pag nagpiprito na siya, ibang prito na lumalaba. Eh, parang nagsisizzle. Ibig sabihin nun, nag-evaporate na yung liquid niya. Yung liquid. So ito, papakuluan o simmered ka simmered agad? Hindi, pakuluan mo talagang para mag-evaporate. Para maging concentrate, maging dry. Uh-oh. Tapos yan ang ipatap natin sa nachos. Now, habang ginagawa niyo yan, gagawin ko rito, yung cream at saka yung ating all-purpose cream lang ito at saka cheese. So this one is a cheese sauce kasi nga it's cream with cheese. Yung mga iba naman, salsa ang ginagamit na konting kamatis, may cilantro, may konting sibuyas. So iba-ibang style. May mga ano, coleslaw, ganun. Ay, iba-iba pa yun. Naamoy nyo na ba, guys? Alam mo, gawin mo para may idea ka. Yeah. Tikman ninyo. Ano ko? Tikip lang, tikip mo. Sige. Konti lang. Titikip. Gusto ko yung may giniling. Huwag to ba? Bakit? Konti lang. Para may idea ka sa lasa. Mm-hmm. Nalalasahan ko yung liquid seasoning at saka yung Worcestershire sauce. Ah. At saka yung asukal. Ah. Sarap, no? Lasan sahig.
Joke lang. Masarap. Masarap siya. Bakit? Di ba, ano, iba yung lasa niya, no? Kasi may nalalasaan mo yung mga liquid seasoning. Ayan. Masarap siya. Masarap po siya. De, ito, kita mo, basang-basa, parang ang sabaw eh. Oo. So, antayin natin matuyo ito. Balikan natin ito para mag-evaporate siya. Okay. Mga ilang minuto kaya? Mga 10-15 minutes. Okay. So, isasara natin? Ito, pakinggan mo yung tunog ng ulo. Oo. Okay? Mamaya pakinggan mo pagka prito na siya. Mm. Pag nagpiprito na, iba naman tunog. Maliban sa visual cues, pwede nyo ring abangan yung mga audio cues gaya nito. Okay, Empoy, gusto kong mapakinggan mo, Patty. Pakinggan mo yung tunog kanina ng kumukulo. Uh-oh. At saka yung dahil dry na siya, nagpiprito. Iba na, oh. Oo, nagsisizzle na lang siya, no? Kasi mantika na nung nagpiprito niya, hindi na liquid eh, di ba? Yes. Ngayon, eto naman, dahil yung giniling niya, ang lakas na nalasa niya, hindi mo kailangan ilagay yung liquid pag buhos mo eh. Mm. So, okay na yan, di ba? Patayin na natin. Sige po. Tapos assemble, meron na tayong chips dito. Lagyan natin ng, gusto mo lagyan na ng ikalat yung giniling dito? Sige po. Yan. Oh, wow. Ah, ganyan ang kanyang presentation. Yan ang presentation niya. Maraming mga restaurants, di ba, Sandy? Yan ang sinaserve nila. Mm. Oh, pang ano yan, masarap yan, saka, pang pika-pika. Ito, kumbaga may konti kang ulam dun sa chips sa mo. Sa chips mo, diba? Oo. Nagugutom ako. Diba? Sa ganitong pagkakataon. Oo. Kailangan hintayin mo ha, dahil mamaya lahat ng linuto mo titikman natin. Naku po, sarap niyan. Guys. Okay, ngayon. At this point lalagyan natin ng konting plate. Garbage. Ay, garbage tuloy. Ano pala? Roughage. Roughage. Kailangan may gulay para ano siya, masustansya. Ngayon, kung gusto mo lagyan ng konting anghang, yung jalapeno nga, hindi natin lalagyan pambata eh. Pambata. O, Pati, ikaw naman maglagay nito. Cheese sauce. Ito yung cheese sauce. Actually, pwedeng liquid at saka all-purpose cream yun ang ihalo mo. Alat mo lang. Yan. Ah. Ang ganda dito. Ang ganda ng kulay, balance, no, ng presentation rin. Importante rin presentation. Lalo na pag-party, di ba, Sandy? Kailangan mo talagang ayusin yung presentation para ma-enganyo ang iyong mga bisitang kumain. Tao, yan. Paborito ko naman to. Oo, ayan. Kunyan, paborito ko to. Sige. Tinatabi ko to sa pagtulog eh. Spring onions. Spring onions. Yan rin, wood. Tamay mo. Malinis naman. Malinis naman. Nag-ano naman ako, alcohol naman ako last week. Okay. All right. Oh, ang ganda. Very nice. Okay. Very nice. Ito na 'yon. Ito 'yung ating Pinoy nachos. Nachos. Simple, 'di ba? Simple. Very good. Very good. Very good talaga. Lalo na pag natikman mo ang tamis asim linamnam nitong ating Pinoy nachos. Winner! Oh, mamaya babalik pa kami. Meron pa tayong dalawang recipes na ano lulutuin. Para sa birthday ni Empoy. Magbabalik po ang Lutong Daza. Sa bawat sumbong may responding katapat. Hindi nagdadalawang isip na tumulong sino man ang nangangailangan. Isang lalaking PWD na walang awang ginulpi sa Tondo, Maynila, naakunan ng CCTV. Responde, agad nagpaabot ng tulong sa biktima. Isang grupo na nagbibigay ng pag-asa sa mga bata sa bayan ng Binangonan, ating kilalanin. Batang nagdurusa sa sakit na leukemia, dumulog ng tulong sa Responde. At grupong tumutulong sa mga batang lansangan at sa iba pang taong nangangailangan, ating saluduhan. Mapapanood nyo kami sa mga sumusunod na mga channels. Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Ito ang Responde, Mata ng Mamamayan. Baha
bahagi na ng buhay nating mga Pilipino ang sardinas. Hindi lamang ito nakapagbibigay ng maraming trabaho sa ating mga kababayan, kundi malaking tulong rin sa food supply at gross national product ng bansa. However, because of the combined disruption caused by the global pandemic and rising fuel prices, the industry is suffering at the moment. What can the government do to help the fishing and sardines industries recover from these? We'll find out with our guest, Mr. Francisco Buencamino, the Executive Director of Tuna Canners Association of the Philippines and Canned Sardines Association of the Philippines. I think government, agriculture, cooperatives, and other institutions of government that can do this for the small people. If AMAS can put up buying centers, yung lahat ng raw mat pwede doon because they can connect to the big people. You create livelihood, This is the way to do it. All these in this episode of Open for Business. Open for Business with Cesar Vallejos, every Sunday, 9 p.m. Ito na naman, meron pa tayong gagawin. Maganda ito, Sandy, kasi sabi mo walang luto. Halo-halo lang ito. So madaling-madali ito para kay Junior Empoy. Pero pagagandahin natin yung presentation. So meron tayong pandesal at saka meron tayong parang tinapay na stars. Meron tayong pamporma. Anong mga tao dyan? Cookie cutters. Cookie cutters. Para no-bake ang ating mini pizzas, gagamit tayo ng tinapay para sa crust. Pwede kang gumamit ng pandesal, pero matutuwa din ang inyong chikiting kapag nahain kayo ng iba't ibang hugis ng pizza na gawa sa Tasty. Pagdating naman sa toppings, alam nyo na sasabihin ko, use your imagination. Para maiba, ang gagamitin natin ngayong araw ay canned tuna, sibuyas, mayonnaise at syempre, keso. Boom! Gawin natin, haluin muna natin yung tuna sa bowl. Okay. Okay. Tuna first. Okay. Tuna first. Yan. Plain tuna, no? Sandy, dapat oil, hindi yung mga... Pero durugin mo yung tuna. Durugin. Yan. Tapos, hindi dapat yung mga apritada tuna. No. Walang. Dapat. In oil. Oo. Tapos sibuyas. Sibuyas. Okay. Yan. Habang ginagawa mo yan, ako mag-iiwan ako ng pandesal. Pandesal. Okay. Pero ano po siya, mimix siya. Mimix. Tapos mayonnaise. Yun, mayonnaise. Tulungan ko. Alam mo, lasa ng tuna, napakalakas niyan eh. So, hindi mo kailangan na mag-worry na baka bitin yung lasa. Okay. Papakita ka lang namin sa inyo yung sample kung paano ginagawa ito. Para itong tuna sandwich, pang tuna sandwich. Oo. Well, yeah, exactly. Actually, hindi naman kailangan tuna lang. Pwede mo lang ginang chicken. Giniling. Chicken sandwich, mga ganun. Haluin mo na ganyan. Yan. Tapos ito, Pat, ikaw gumawa nito. Sige. Sige. Teka, ilipat ako dyan. Ito ay kung i-ano na natin, i-decorate. Ito, star ng buhay ko. Yeah. Ayun. Trust me mga mami, ma-appreciate talaga ng mga chikiting itong nakakatuwang mga hugis. Kaya kung ako sa inyo, add to cart na agad ng mga cookie cutters. Pero sayang yung tira, no? Nga eh, sayang eh. Ipakain na lang to sa pusa o sa aso pag meron ka. Kung hindi, yung nanay na lang ang kakain. Tama bang paggawa ko sa atin? Okay. Teka muna, sarado natin to. Alam mo, itutos na lang natin ito. Kasi para tayong gumagawa, Empoy, ng ng pizza. Mm-hmm. Yan ang tinapay natin. Ito tapos yung crust. Tapos meron tayong konting cheese sa ibabaw. Mm-hmm. Itoast mo. Yun na yun eh. Mag-i-enjoy mga bata dyan. O kita mo ito, mga stars na to. Ang sama ng paggawa ng stars. Ganyan talaga, pag hindi ka professional. Pindutin mo nang talaga nararamdaman mo yung ilalim ng kapatid. Oo nga, tira mo, pulang-pula na yung kamay ko. Actually, yung mga bata, kasi mas favorite po nila pag nakakita sila yung kakaibang mga shapes. Texture, mga shape, mga ganyan. Yeah. Tsaka, you can ask your kids to join you, diba, to do this. Oh, ito, medyo maganda-ganda yeah, to. Maganda yan. Ata. Pero ito, tutustan mo muna bago mo yan. Yan, tutustan natin. Courting, ang clouds, no? Courting clouds. Ito, gagawin. Sige na nga. Bigyan ko na nga ng pro tip itong pinsang ko. Okay. Pat, meron akong tip sa'yo. Sige. Yung tatlong ito, pwede pala sa isang tinapay na malaki. Okay. So, pagkakasyahin natin. Yes. Sige, tingnan natin. Ayun, okay, kasya. Kasya. 3 in 1. Okay, so pindutin mo muna pababa. Pindutin.
Tapos gamitin mo itong ano? Rolling pin. Ayan. Ah, para hindi masakit sa kamay. Yeah. At mas makakat na siya. Okay. Okay. Ngayon, ito na yun. Grabe yun, ha? Hindi na ako nakakita ng pag-anon, ha? Oo. Oh. Oh. Ayun, oh. Oh. Ah! Wow. Oh, tipid pa. Oh. Ayan, yung star. Diba? Oh. Ems, tira mo to. Ito din yung pandesal kanina, oh. Ayan na yung pandesal. Yan, oh. Lagyan na natin ng ano yan. Pwede na po siya palagyan? Oo, oh, lagyan mo na. Lagyan mo na ng feeling. Lagyan mo muna yung mga stars mo pa. Lagay ko dito. Okay. Sige. Ayan. Okay. Huwag di lang. Mainit po pala. Sige. Kaya parang kawawa lang sa dulo. Mainit ko. Spoon. Tiniis mo. Kumulot yung buhok mo. Sorry. Sige, sige. Okay, okay. Yung spoon na lang. Ayan. Kahit sino naman iipit dun, mainit. Mainit. Ayan, may konting cheese. Ayun. Ayan. Madali. Laki ng kutsara mo kanina. Oo nga. Pang kay ano eh. Ayan. Ayan. Tapos cheese, no? Cheese. Konting cheese. Ayan, ayan na yun. Ganun lang kasi. Tapos i-toast mo siya ng konti. At ibabalik. Okay na yan. Ibabalik. Diba? Ibabalik sa kasi ano. Sino ba walang pandesal? Ang dali-dali gawin niya. Oo, or tasty. Diba? Yan ang tawag nila dyan, tasty. Tataklubang po ba? Hindi na po. Hindi na. Yan, na, yan na, ang na. Mismo. Parang pizza nga eh. Pizza. Parang pizza yan, diba? Pizza. Pizza stars. Pizza. So pwede pizza. Talagang ano, you can use chicken. Bahala diba? Ka na. Bahala ka na. Imagination. Sardinas. Diba? Sardinas, pwede po, diba? Diba? Oo, pwede. Diba? Oo. Okay, ayan. Okay, pero ang problema nito, hindi natin pwedeng kainin. Kasi mamaya titikman natin sabay sa akala ko, hindi natin pwedeng. Kasi parang party nga tayo. Oo, tama na. Ako rin may pro tip. Saka mo lang ipasok ang mga mini pizza sa oven kapag ready mo na silang iserve para freshly toasted ang tinapay at freshly melted ang keso. At kung wala naman kayong mga oven, pwede rin kayong gumamit ng oven toaster, turbo broiler, or air fryer. Gaya ng sabi ko, use your imagination sa inyong mga mini pizza. Pwede pampatlak ito, di ba? Dalhin mo to. Basta na matusta mo na siya, natunay yung cheese. Pwede rin ibaon niyan. Anyway, meron pa kami isang recipe. Babalik kami sa Lutong Daza. Daza. Abangan niyo po ako bilang guest performer sa Letters of Music ngayong Sabado, June 25, 1 p.m. to 2 p.m. Dito lamang sa Net 25. Kita kit! Welcome aboard Net 25 Airlines. This is your captain, Aga Mulak. Welcoming you on board. Ang mga pintuan dating sarado sa mga kababaihan, ngayon ay level playing field na para sa lahat. Pasukin natin ang malaking mundo kung saan kinokopya ang isang napakalaking pyesa at i-recreate nila into a stunning miniature. If you want something very precise na ginawa, it will take time. Tara nang makasilip sa lente ni wildlife and conservation photographer Noel Guevara. We really highlight the issues and the stories. And I normally cover ocean conservations. Our bida took the time to chat with the balut vendor at nalaman niyang 8 years na siyang tindero at sinusuporta niya rin ang medical needs ng kanyang asawang. Dahil dito, our bida was moved to do an unexpected act. Yung simpleng bagay na ganun, alam ko malaking magiging impact o tulong kay Raymond at sa family niya. Laging tandaan, you can be the hero that someone needs. Bida kayo kay Aga. Woo!
na. Kanina pa ako nung gigigil dito. Tumatawa-tawa ka. Tatlo! Pakuha lang po, Nay. Ito? Huli ka nga! Huli ka nga! Huli ka nga rin eh! Achim! Sir, sorry po. Kasi po, ano, na-aching po ako. Hindi ko po sinasadya. Pasensya na po. Opo, sir. Magugupit po ako. Napahanap si sir, oh. Kaya nga po. Ah, sir, pasensya na po, ha. So, bottoms up iced tea. Ito na, ang iced tea. Ang iced tea. Isang basong iced tea. Isang baso lang. Tama naman yung promise ko, di ba? Gusto ko yung tinunggala niya. Oh, no. Biro only. It's B.O. Sunnet 25. Biro only, bro. Okay, ang last natin, hindi naman pwedeng walang dessert. Oo, ito nang huling gagawin natin. Always end on a sweet note. Yes, at saka ito, Empoy, ano eh. Masarap at saka madaling gawin. Hindi mo na kailangan i-bake ito. Assembly na lang. Ang ano rito, huwag kayo ma-intimidate. Meron kami yung food processor, pero pwede mong gawing manual ito. Manual. Mano-mano lang din ang room temperature yung grilled cheese. Okay. Tapos, lagay natin itong kondensada. All-purpose cream ito. All-purpose cream. Nagkamali. Kasi nakita ako ito eh. Yan yung kondensada. Ito yung pampatamis niya. Yeah. Sarap dito ay kondensada lang at saka pandesal. Okay na sa akin eh. Vanilla. Vanilla extract. Alam mo, sa Mexico, pinakamasarap ang vanilla. Talaga. Pampabango talaga yan eh, no? Tsaka may lasa. Ayan. Nasa, pwede, Sandy, I was going to say, pwede sa blender din, di ba? Kung wala kang food processor, pero may blender, pwede. Nanggigigil ka ba? Okay na yan. Ginoon natin. Ang gagawin naman natin, mangga. Okay? Buka natin itong mangga na ito. Ripe mangoes. Ripe mango. Ripe. Ripe mango. Okay. Ripe mango. Gagawin natin. Yan ang style. Yun. Wala, ano nun. Ganda na nung umpisa eh, no? Oo. Na-impress na ako eh. Nakakuha akong technique dun, ha? Ayun. Tapos, ang gagawin natin is, kukuha tayo ng baso. Baso? Ganyan mo. Ay, parang ginawa mong kutsara para makuha lahat ng laman. Yan. Okay. Bagong style yan, no? Para ang dali lang, no? Gamit ang manipis na baso, susundan mo lang naman pala ang kurbada ng balat ng mangga. Mas maganda bang isa-slice mo yan pagkatapos mo tanggalin? Of course. Kasi yung mga iba, sina-slice muna tapos dun ginagawa. Yeah. And then, alam mo ito, kaya natin ina-slice ng ganito na pahaba. Kasi i-arrange natin sa ano, eh, mamaya ng ganyan siya. Okay. Sige, ikaw naman, gabi mo. It's my turn, guys. It's your turn. Okay. Okay, yeah. First, you mouth-to-mouth the presentation. Gently, ayan! Wow. Oh. Kailangan lang talaga, ano lang pala. Oh. Ang tawag doon yung... slanted na konti. Slanted. Hindi, jamba lang yun eh. Jamba. So, tanggalin natin yan dito. Okay. Right. Babalik na rin mo ngayon. Babalik na rin. Tapos i-slice. Slice. Okay, slice natin. Yan, okay. Oo. Sige, assemble na tayo. Pat, assemble na. Right. So, okay. Ilang layers, Sandy? Ang layers nito is graham crackers, tapos itong cream cheese at saka condensed milk mixture, and then yung sliced mangoes. Tapos graham crackers na naman, yung cream cheese mixture, tapos yung mangoes na naman. Alam mo, nung bata ako, gustong-gusto ko ang graham crackers. Kinakain ko lang mag-isa. Graham? Oo. I didn't realize na yun palang pwedeng gamitin sa mga desserts katulad nito. Okay. So ito, anong unang... Oh, yan. Nalatad ko na. Ano, empoyo. Does it make a difference, ano, Sandy, kung yung cream muna or yung mango? Cream muna. Cream muna. Oh, sige. Cream. Okay. Oh, sige. So, cream muna. Ilagay mo sa gitna at saka mo ikalat. Spread. Gamitin mo yung likod ng kutsara. Yun. Yaw. Right. Yeah. Galing-galing ni Empoy. So ito po, talaga paborito ng mga bata to. Oo, kasi mangga eh. Mismo.
Tapos yung mga daddy din, mga tatay, paborito rin ito pag nag-aahit, di ba? Ginawa mo siya yung wala, nagkita na, no? Dito pa, konti. Yan. Okay. Okay, Pat, ikaw naman. Sige. Maglalagay ako ng mangga. Ito, pasa ko sa'yo. Sige. Excuse me, ha? Okay. Bigyan mo. Okay. Ang mangga, paganyan. Yan, bahaba. Bahaba. Nasa inyo kung gaano karaming ilalagay ninyong mango slices. Just make sure pantay ang mango layer mo. Pwede po bang ibang ano fruit, kunyari bayabas, gano'n? Asim naman ang bayabas. Hindi, para, ano mo pwede siguro, ano, pwede. Peaches, banana, pwede diba? Basta yung mga ano po. Malalambot. Yeah, malalambot, no? Mga durian, gano'n. Huwag na yung mga... Actually, masarap ang masarap durian. Masarap ang durian, di ba? Para pala tayo nag, ano, papalatada ng dingding, no? Hindi, ganito sa, usually ganito sa mga... Itatata yung ayon, mga nakat na pala dyan. Oo, ayan. Alam mo, minsan gusto kong buksan ng ulo ni Enkoy. Ano ba ito ni... Paano ba ito naisip ko? Nakakatawa eh. Hindi lang ba, alam mo, pag nakakarinig ako ng mga... Biglang ako, paano ba naisip yun? Saan nagaling yun, no? Ako natutuwa kay Empoy kasi nga ano eh. Kasi lasag-lasag na ito po. Lasag-lasag. Lagyan mo pa dito sa kanto-kanto. Huwag ka mahiya. Marami nga. Marami nga. Pero sans, hindi dapat masyadong makapal rin yung cream, no? Kasi baka maging soggy yung graham cracker. May ano rin yan. Hindi naman mainit yan eh. So, mariretain niya yung lutong. Okay. So, preference mo na lang kung gusto mong manipis o makapal yung cream. Yes, okay. Imagine mo yung lasa nung cream cheese na maalat ng konti, tapos merong sweetness from the sa kondensada, di ba? Tapos may ang all-purpose cream naman, pampalight siya para madali i-blend, di ba? So basta pinaka-importante rito, room temperature yung cream cheese para madali i-mix. I-mix. Yeah. Naku, pagkasama ang mga chikting sa paggawa nito, baka magtakaw tingin sila sa cream. I-budget nyo rin ang paglagay ng layers ha, para hindi kayo maubusan ng ingredients. Parang ano eh, no? Nakakatuwa. Isipin mo kasama mo mga anak bata, mo, no? Oo. Para tumulong sila, no? Yan na, oh. Yan na yun. Pero i-chill mo lang ito. I-chill. Mga ilang oras, Hans? Siguro mga 72 hours. 72 hours? 4 hours. 4 hours. 3 hours. Do you suggest a ref o sa freezer? Pwede na sa refrigerator siguro to. Pwede na sa refrigerator. Piling ko magiging ano ako, ang tawag doon? Pastry chef. Pastry chef. Kasi sa bahay kasi pasteboard ako eh. Sa street namin eh. Oh, ito. Lagay mo ito. Powdered graham crackers. Ibubudbud mo sa ibaba. Yun pala yun. Oh, yeah. Pang decor. Gandahan mo ah. Ganunin mo. Bubudbud mo. Kaya. Yo! Ito pala yun. Ito pala yun. Ang ganda na, Empoy. Work of art. Remember, palamigin ito ng at least 4 hours bago ihain. Mamaya, ready na ito para sa birthday party ni Empoy. Oh, yan na yun. Ayan ang mango cheesecake. Float. Okay. Ah. Alam mo, huwag kayo aalis kasi babalik kami. Titikman naman namin lahat ng ginawa natin. Oh. Yes po. Okay. Yung spaghetti, nachos, yung pizza, at saka ito, pang-dessert. Okay. Magbabalik ang Lutong Daza. Wait lang po, pagbaba ko ba neto? Ako yan na, ang picture niya na. Kanina pa ako nung gigigil dito. Tawa ka, ha? Tatlo! Pakuha lang po, Nay. Ito? Huli ka nga rin, eh! Aching! Naku, sir, sorry po. Kasi po, ano, na-aching po ako. Hindi ko po sinasadya. Pasensya na po. Opo, sir. Mangugupit po ako. Napahanap si sir, oh. Kaya nga po. Sir, pasensya na po, ah. So, bottoms up iced tea. Ito na, ang iced tea. Isang basong iced tea. Isang baso lang. Tama naman yung promise ko, di ba? Gusto ko yung tinunggalan niya. Oh, no! It's B.O. Sunbet 25. Biro only, bro.
pamilya, pati ang barkada. Bagong gag show dito sa Net 25. Walang iba kundi ang Visa City! Yeah! Abutin ang ating pangarap. Ikaw ang bubuo ng aking mundo. Hindi Hi guys, my name is Nick Galano from Ilagan City, Isabela Province. Please watch Letters and Music on air and online on June 25, 1 to 2 p.m. Only here in Net 25. See you. Sa pagising sa umaga, ako pa ba'y magtitiwa? Sa bawat sumbong may responding katapat. Hindi nagdadalawang isip na tumulong sino man ang nangangailangan. Isang lalaking PWD na walang awang ginulpi sa Tondo, Maynila, naakunan ng CCTV. Responde, agad nagpaabot ng tulong sa biktima. Isang grupo na nagbibigay ng pag-asa sa mga bata sa bayan ng Binangonan, ating kilalanin. Batang nagdurusa sa sakit na leukemia, dumulog ng tulong sa Responde. At grupong tumutulong sa mga batang lansangan at sa iba pang taong nangangailangan, ating saluduhan. Mapapanood nyo kami sa mga sumusunod na mga channel. Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Ito ang Responde. Mata ng mamamayan. Yan na! Nako, eto na yung pinakihihintay ko. Oo. Ang luto ko na matitikman ko dito lang sa Lutong Daza. Sa correct. Birthday mo, ikaw pang nagluto. Happy birthday to me! O, tinan mo, nag-ano pa kami? Nag-party hat? Inabagayan lang natin ang ating festive party menu, di ba? Siyempre, meron tayong children's spaghetti. Nandiyan ang Pinoy nachos na punong-puno ng sauce at toppings. Tiyak matutuwa mga bata sa ating cute na cute na mga mini pizza. At ready na rin ang ating chilled mango cheesecake float. Nilagyan pa namin ng mga mango balls sa taas para bongga. Sige, anong pinaka nagustuhan mong gawin dito? Medyo challenging sa akin ito pong ano, cheesecake. Mango cheesecake. Uh-oh. Yes. Uh-oh. Tapos ito pinaka gusto ko, yung nachos. Pinoy nachos. Actually lahat naman sila variety para sa mata ko, tsaka lahat sila titikman ko talaga ngayon. Oo naman. Okay, umpisahan mo na. Ano gusto niyo? Sige, mag-try kayo ako. Mag-try. Umpisahan ko to. Nachos. So, sige. Ako gusto ko yung spaghetti. Spaghetti. Oo, titikman ko ang spaghetti. Mm. Pag na-nachos din muna ako. Ayan. Ang sarap nito. Yung nachos? Mm. May konting tamis pa. Spaghetti? Mm. Naalala ko tuloy dati nasa ano ako, sa may isang restaurant, sa sobrang lakas ng sounds, tawag ako waiter, sabi ko, Sir, yung sounds talaga malakas. Pahinga akong isang ano, ganun. Meron ba kayong ganyan dyan, sabi ko. Tapos, ang tagal niya, mga 30 minutes. Tapos, may dar-dar siyang ganito, 30 minutes. Tapos, ginanon niya. Oo. Sabi ko, Sir, ano yan? Sabi, nachos. Ang hinihingi ko, hot sauce. De, totoo. Totoo. Kasi, ang kinakain ko, lasagna ba? Parang lasagna. Hot sauce. Gusto mo nachos sa Pilipinas. Kaya 30 minutes umabot. Diba? Sounds like. Ito naman yung pandesal na may tuna. Oo. Medyo ano, tostado kasi yun yung type ko, yung tostado. Okay naman yan eh. Hindi naman diba? Di ba? Sarap. Ang sarap ng nachos, Sandy. I love this. I love this talaga. Kasi hindi ko kalaim na kailangan mong lagyan ng maraming sauce tapos isi-simmer. Kasi ako dati pag gumagawa ng nachos, yung ginidis ako ng yung giniling.
tapos dinadaan ko sa salsa. Mm. Yung salsa. Mm. Yung pala ito, tinitimpla mo yung giniling. Yung giniling kasi, napakalakas ng lasa niya. Konti lang niya. Mm. Para ka na may ulam eh, di ba? Mm. Sarap, sarap. Di ba? Ito naman. Mm-mm. Salsa ko, ito. Titikman ko to. Well, hindi ko na alam kung anong star, anong shape ito. Lutong. Flour. Lutong, no? Tostado. Mm. Okay na. Mas masarap pa sa pizza to. Oo, di ba? Mm-mm. Sa bahay ginawa. Bahay ginawa. Mm. At saka yung mga chikiting, mag-i-enjoy silang tulungan ka. Kasi yung cookie cutter, di ba silang gagawa ng different mga shapes? Mga shape-shape, yan. Yung nagugustuhan nila. Ito spaghetti naman, tikmang yung sauce lang. Hotdog yung kinukuha mo eh. Subukan natin yan. Di ba? Sarap din naman, no? Ayan. Ang ganda, oh. Tingnan mo. May parang tayong tatlo yan, ah. Oo, oh. Tigi-isa tayong ano, mangga. Mm. Tikman ko yan. Go. Cheers. 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 Mmm. Okay, di ba? Mmm. Galing. Mm. Sarap. Yung may saltiness dun sa cream cheese. Mm. Tamis ng mangga. Tapos yung Graham, medyo lumambot na ng konti. Mm. Pero ang ganda, no? Masarap talaga pag malamig. Lahat? Lahat. Very kumbaga, good. Balance yung mga kinain natin ngayon. Oo. Imagine din yung tuwa ng inyong anak. Pag nakita niya lahat ng ito ay para sa kanya, siguradong happy si Junior on a special day. Maski na hindi ka bata, pag itong prepare mo, eh, even adults will enjoy this. Eh, sa suot naman natin sombrero, kasi ba tayong mukhang bata? Totoo naman po. Easy bata tayo, Sandy. Si Empoy na rin. Wait lang guys, ha? Titikman ko lang lansones. Lansones. Ha? Ang sarap lang. Oh, sarap. Pero ang pinakamasarap pa rin na sangkap ng ating party ngayong araw ay ang kwentuhan at katuwaan with our birthday celebrant. Kwento mo muna sa akin yung experience mo nung sinushoot mo yung ano, yung movie kita, mo. Kita-kita. Oh, binakita kita. Hit na hit yun mo, iyak ako ng iyak. Ay nako, naging blockbuster yun eh. Ang pinaka hindi ko makakalimutan dun yung pagdating po namin. Sa sobrang pagod namin from Philippines to Japan. Oo. Yun, yung jet lag, antok jet na kami. Jet lag? Kasi 12 o'clock ang gabi, no? Flight. Parang ganun po, kasi wala nang ano, gabi na. Oo, ang dating nyo. Tapos, papaumaga. Parang umaga na rin, papaumaga na doon, parang ganun. Oh. Yeah, so, sobrang pagod. Nung nagdating namin sa hotel, nakatulog na kami. Mm-hmm. 7th floor ako, something ganyan. Oh. Yeah. Pag-ising ko, wala yung maleta ko. Ay, nawawala. Oo, wala akong maleta. Oh. Siyempre, natakot ako, baka akala ko nakakalimutan ko sa airport o something ganyan. Tapos, pagsilip ko ng ganyan sa ano, sa may bintana, nandun yung maleta sa baba. Bakit? Eh, nakalimutan. Tatlong maleta. Isa-isang makeup artist, wardrobe, tas yung sa akin yung isa. Hindi, kasi ano, nakakatuwa lang, di ba, isipin, parang nasa ibang bansa ka, dapat wala na yung gamit mo dun. Yes, eh. Ganun pala mga tao dun. I'm very honest, no? Alam mo nangyari minsan, nasa train kami, yung kaibigan ko naiwan yung sunglasses niya. Mm-hmm. Alam mo, tumawag siya doon sa kabilang station. Oh. Pagdating namin doon sa hotel, nandun yung salamin. Oh. Very honest sila sa... At saka yung anak ko rin, nagsusukat siya ng damit. Eh yung cellphone niya, linapag niya doon sa dressing room. So nung magbayad na kami, doon niya na-realize na wala yung cellphone niya. So syempre, nagpanik siya. Hinahanap niya. Alam mo, nag-aabang rin yung attendant kasi ang daming taong bumibili doon sa store na yun. So, si tinanong lang, anong hinahanap mo? Sabi niya yung cellphone ko. Sabi niya, ito ba? Alam mo, very honest. Kaya hindi ka natatakot pag naglalakad ka doon maski na gabing-gabi kasi you feel safe, yeah. Di ba? And people are very ganda, ganda honest. Naman, no? So perfect yung scene kung saan nyo ginawa yun. Yes po. Pero gusto ko tanongin kay Empoy, nabilang mo ba kung gaano katagal ka pinakita yung mukha mo? Kasi all throughout, hindi ka kita eh, di ba? Mascot ka parang doon eh. Ah, oo yun. Nakasaging ako. Nakasaging ako. Nakasaging ka. Oo, hindi ko makakalimutan kasi meron doon yung tuktok. Parang sa may Hokkaido. Pinapasyalan doon yung mahangin na mahangin yung sa Susian. Yung okay. Nagaganoon na kami. Nakapuso siya, nakasaging ako. Tapos yung ang lakas ng hangin, tinatangay na akong ganyan. Kaya nung kakapit ako sa bakal, nakita ako lang nakakakita noon. Baka si Alex, tawa siya ng tawa. Ay, nako, grabe. Hems, kumusta naman yung experience mo dito sa pag-guest? Sobrang saya. Pagdating ko pa lang, sobrang ang init na nung pagtanggap niyo sa akin. Oh. Parang gusto niya ako pauwiin eh. Hindi, joke lang.
Sobrang mababait mga staff and crew, tsaka lahat ng mga cameraman. Enjoy, enjoy. Salamat. Siyempre, enjoy ka. Ang dalawang host po, maraming salamat po sa inyo. Thank you po. Yes po, this year, ayan. May pelikula ka. Movie po namin, pagbabalik tambalan po namin ni Alessandra. Galing yun. Baka by December po. December po. Okay. Ay, abangan natin yan. Yes po. Yan. Sige. Okay, well, maraming salamat, Empo. Thank you for visiting us dito sa Lutong Daza. Thank you po. Maraming salamat. Thank you. Ayan. It's an honor. Next week, iba na naman ang makakasama natin. At marami pa tayong lulutuin next week sa Lutong Daza. Okay. Bye!